pinasok po ako sa bahay ng dalawa lang po kami ng baby ko. Bakit? Anong ginawa sa iyo? Una po, inaalok niya po ako ng 500. Napungunahan po kasi ako ng takot, kaya hindi po ako nakasigaw. Good afternoon mga kalingap. Ngayong araw ay nandito ako sa mag-asawang 16 years old at may baby. Ayan. Kumustahin natin sila, si Marie Chris at ang kanyang mister. Nandito sila ngayon. At mukhang may naging problema po sa kanila. Kaya wala sila nung nakaraang araw. Laging sarado yung bahay nila. Kahit gusto kong dumaan sa kanila para kumustahin, wala pong tao. Yan o. Oh. Magandang araw sa inyo. Magandang araw din po. Kumusta? Kumusta kayo? Okay lang po. Okay lang? Ako po. Pero hindi po. Medyo okay lang po. Medyo lang. Bakit? Anong may nabalitaan akong nangyari ngayon lang? Ano yun? Pinasok po ako sa bahay. Dalawa lang po kami ng baby ko. Pinasok ka dito sa... Diyan sa bahay na yan, yung tinutuluyan nyo? Opo. Bakit? Anong ginawa sa iyo? Una po, inaalok niya po ako ng 500. Babayaran nila po ako. Yung lalaki po. Tapos... nung gabi pa lang po yun, January 7. Anong ginawa mo? Umaayaw po ako, pinapaalis ko po siya nun. Tapos bumalik pa rin po siya nung January 8 po. Nang hapon, tapos natutulog po kami nun. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo nung pinasok ka dyan? Napungunahan po kasi ako ng takot, kaya hindi po ako nakasigaw. Ngayon po. Ang ginawa ko lang po sa kanya, pinagsisipa ko lang po siya at sinabi ko kung umalis po siya. Wala namang nagawa, wala namang ano? Wala po, pero pinipilit niya po talaga ako. Ang higpit po ng hawak niya po sa kamay ko. Gusto kanyang rapin? Opo, tapos tumitingin po siya sa mga butas-butas po dyan kung may darating po na tao. Nakatakot naman. Taga dito din yun, taga kuya? Dito, kilala mo po? Oo, oh, nakakasama ko po maghauling. Maglano ng yok po po. Grabe naman, asan ka ba that nasa time? Nasa Maynila po. Talagang tinuloy mong pumunta sa Maynila. Wala po. Talagang kailangan po. Pabalik lang po yan. Pabalik. Bali, isang linggo lang nga po talaga ako dun. Tapos bumalik ako ako dito kasi nabalitaan ko. Asan ba yung papa mo? Nandito po. Nakasakasama niya? Nandito po. Nandun po sa may ano po. Sa mga kapatid niya po dun. Araw ba yun nangyari o gabi? May gabi, yung gabi po na January 7, inaalok niya lang po ako ng pera, 500 po. Tapos bumalik pa po siya kinaumagahan, January 4 po. Grabe, ano? May ganyan pala dito? Tapos kilala niyo pa, anong ginawa niyo? Yun po, sabi ko po kay Papa, tinawagan ko po na ipabarangay po. Tapos sabi ko... Humarap naman siya sa barangay? Po, humarap naman po. Pero wala pa po ako nandito, sabi ko lang ipabarangay agad. Anong sinabi niya? Bakit nagawa niya daw kay Marie Chris? Nabaliktad niya po ako. Sabi niya po sa barangay na ako daw po ang naaakit sa kanya, tsaka wala daw po siyang naipinapakita ang pera sa akin. Hindi na daw po hinawakan yung dede ko. Grabe naman. Nabaliktad niya po ako. Ituloy niyo yung pero kaso? May dati na pong tinuloy niyo? Opo, tuloy po. May dati na pong may dati kaso na po yun. Yung kaso. Pangatlo na po ito. Tapos, anong ginawa nyo ngayon? Anong... Ayun po, yung may kaso na nga, ayun po, nagsampa po kami ng kaso. Bali ho, Lunis, pupunta po kaming labo, kami-kami. Tatlo kami. Eh, ilan tayo? Yung mga police po kasama namin. Mga police po kasama. Ah, sa police station na kayo nagpunta? Oo, oh, sa police station. Maganda yan, para mabigyan ng leksyon yung tao na yun. May ganun pala dito. Nakulong na po yun. Nakapagpiansa lang po yun. Nakulong na po kasi yun. Ganun din po yung kaso pang rin po. Naka-rape na? Hindi po, manyak. Nanghahawak lang po siya. Grabe naman. Taga dito sa sentro nyo talaga? Diyan po, taga dyan po. Hindi daw po taga dito yung nanay at tatay niya. Yung pirang nanay? Pero dito po siya lumaki. May sakit siya, ano? May sakit. Parang gawain niya talaga. Oo, kasi... kapag normal naman yun na walang nararamdaman sa katawan. Okay. Tsaka hindi naman po siya lasing yung mga araw na yun. Talagang manyakis lang talaga. Kakatakot po naman. Hindi po gumagamit yung siguro kaya gawaan. Oo. Kasi nakapanood ko. Oo, kasi yung mga ibang nakakagod. Wala na sa sarili. Oo. Ayan, maganda at nasampanyo na pala ng kaso.
asikasuhin niyo yan para mabigyan siya ng leksyon, maikulong ulit, para hindi na niya magawa ulit kay Marie Christian kasi nakakatakot naman. Kasi patawa-tawa lang daw eh. Patawa-tawa lang talaga? Patawa-tawa lang, parang walang nangyari. Grabe, ano, ikaw ang humarap sa kanya sa barangay? Opo. Kasama mo yung biyanan mo? Opo. Anong naramdaman mo noon nung pinasok ka, Marie Chris? Natakot na po ako noon eh. Kaya hindi ko man lang po nagawang sumigaw. Eh, inaalala ko po kasi itong anak ko po. Baka po. Buti hindi siya na ano noon, na nahulog man lang o hindi niya pinakialaman yung bata. Pinipilit niya nga po kung ibaba ito eh, kasi karga-karga ko po ito. Pinipilit. Talagang hayop ano. Talagang balak niya talaga pong baby. Kakatakot naman yan. Buti din na paano itong mag-ina. Dapat lesson sa'yo yun. Na huwag mong ipagkatiwala na siya lang talaga dyan kasi kuwawa naman. Ano yan, wala siyang matuluyan pag ganun na ano, na iniiwan mo? Wala po, dito lang po talaga. Kuwawa naman. Ano, nalaman ba ng magulang mo yan? Hindi. Yung mga kapatid ko lang po. Anong sinabi nila? Hindi pwedeng hindi yan makulong, sabi po nila. Totoo yun. Hindi pwedeng hindi makulong. Ituloy nyo yung kaso at ano. Kailan ba yung ano nyo, yung pupunta nyo sa labo? Lunis daw po. Lunis. Ano na ngayon? Biyernes. Lunis. Sige, Sunday pupunta ako dito at magbibigay ako ng ano, pang financial nyo. Ano? Oo, para makatulong din sa inyo. Tuloy nyo yan kung ano yung binitawan mo na ginawa niya sa iyo. Wag mong baguhin yung statement mo. Ano? Kung ano yung pangbabastos na ginawa sa iyo, wag mong baguhin para ikaw eh manalo. Ano man, Marie Chris, ano? Oo. Kakatakot naman 'yan. Dapat ano? Dapat di mo iniwan tong ina mo. Dapat sinama mo na lang doon. Ano ba yung trabaho na pinuntahan mo doon? Sa hardware lang po ako. Stay in po. Ano mo doon? Gawa mo doon sa hardware? Pag may customer, akong tagabigay ng items. Grabe naman yun. Baba lang naman po sahod ko doon. Gano'ng sahod? 350 lang isang araw. Ah? 350 isang araw. Pero tsaka ako hindi libre pagkain. Hindi libre? Bala ko lang at sana ako talagang nung unang sahod ko, padala ng tumagina. Ay kaso lang, yun, ginamit ko rin pamasahe ko dito. Pag uwi, wala rin na rin sa akin natira. Halos na utang na din ho ako doon ng pandagdag ng pamasahe. Grabe naman yan. Nagulat nga ako kasi ilang araw na akong dumadaan dito sa inyo, sarado. Sabi, ikaw nagsasarado ka talaga. Opo, simula po nung nangyari po yun, sinasarado na po namin. Pag nalaman ko na gano'n at wala ka pa, baka nadala ko muna yung misis mo sa akin. Kasi kababayan ko to ay. Oo, kawawa naman dito. Grabe naman yung nangyari sa inyo. Buti na lang di ka na ano-ano, na rape. Na hawakan ka lang pala. Kapag ganun, Marie Chris, na dumatating ka sa ganun, huwag kang panghinaan. Gumawa ka ng paraan para siya ay matakot. Paulit-ulit na po sa akin nangyari yun. Tito ko po, yung mga, ano po, dun po sa probinsya, mga tito ko po. Nakatakot pero, naman. Pero, pag nagsusumbong po kasi ako, walang naniniwala po sa akin. Bakit ganun? Ba't pinagsasamantalan kang ganun, Marie Chris? Hindi ko po alam. Anong ginawa ng tito mo dati? Ganon din, gusto kong raping. Opo. Pero hindi ka naman na ano, nagalaw. Hindi po. Ano ba yun, talagang close nyo, pumapasok hindi, siya sa tahanan nyo? Nung nandito po, hindi po talaga nakakapasok. Saka hindi naman po namin pinapasok, pusa po siyang pumasok na nakasarado po. Nagtataka po ko, nakakapasok bari, ko dyan sa loob. Bali po, trespassing po. Kasi nakasarado naman po yun. Pero alam mo ba, Marie Chris, na kung siya ay madisgrasya mo sa loob, wala kang kaso. Kasi siya yung pumasok ay... Trespassing yun. Nakalock po talaga, sinusok lang yung kadena. Kasi po dyan sa pinto namin, may kadena ng naka ano eh. Naka... Ano, suot, eh, oo. Nakasuot. Tapos iano mo lang sa pako, maglalock na yun. Anong ginawa ko niya? Sinungkit niya.
Yung nakapasok na po siya. Ang paalam niya lang po kay Papa, manghihiram lang po yun ng lighter. Ba't kailangan manghiram? May tindahan dyan. Yun po ang laging gawa nun, manghiram ng lighter. Pero nung nandito ba ako? Wala pang pamilya yun. Meron po. May dalawa nga po anak. Anak nun, may lalaki't babae. Hindi ko nga po alam kung ba't nagawa pero niya. Pero nung ginawa niya po yun, nasa Caloocan po yung asawa at mga anak niya. Ah, kaya siguro. Yun talaga ang intention nun kasi wala pala dyan yung asawa. Hmm. Akala niya ay mabasta-basta niya si Marie Chris. Pero nung buntis pa lang po ako, iba na po talaga yung tingin niya sa akin. Sinasabi ko pa nga po dito na yung tingin niya po sa akin mula ulo hanggang paa. Pabalik-balik po ang tingin. Dapat ganun, iwas ka na lang. At pwede mo ding barahin, ba't ganyan ang diyan ba't ganyan ang pagtingin mo sa asawa ko? Pwede mong barahin yung mga ganung bagay para naman may kinatakutan nila sa iyo, ano? Anong pangalan mo ulit? Junel po. Nalilimutan ko yung pangalan mo, Junel. Sinabi ko kung magsusumbong ako, saka lang po siya umalis diyan. Oo, ganun yung ano mo. Sisigaw ako dito, kamo. Takbo ako sa ano, sa kapitan pag ano, sa kapitan ka mismo mag ano, magrekta pag ganyan. Malayo ba yung kapitan niyo dito? Malayo-layo po ng konti. Ano, nagpupupo? Malaki na din, oh. Malaki na din yung bibi nila. Talak, oh. May ubo? May ubo pala yan. Kawawa naman. Tinakot pala kay bibi? Ah, kalbo? Nagsama pa nga po siya ng witness niya. Siya pa ang may tapang. Siya pa rin yung may tapang. Siya pa nag-aangas. Hindi naman ako willing makipag-ayos eh. Talagang tinuloy ko yung kaso. Ituloy mo kung ano yung may tutulong patawa, namin. Patawa-tawa pa lang daw po dun sa ano, barangay. Oo. Angas-angas pa daw. Grabe ano. Pero hindi mo pa nakakaharap. Hindi ba po? Hindi ko nga po nakikita dun sa bahay nung tinitira namin eh. Tatagod niya yata po. Ako lang po. I-ano mo, ituloy mo yung kaso at kung ano yung ano, basta ipanalo mo yung kaso ng misis mo kasi misis mo yan ay, tuloy mo yan para mabigyan naman ng justicia yung pambabastos sa kanya. Mamaya, iba na yung gagawin niya dyan pag hindi mo nabigyan ng leksyon yan. Nagbigay pa nga po ng ano yun, damit ng bata. Sa akin, nandito ako. Iba talaga yung gusto niyang ano-ano. Gusto niya po talaga mapalapit yung loob niya sa amin. Oo. Grabe. Kakatakot naman yan. Yan yun talagang struggle din ng isang babae. Yung ganyan na ano, iwas sa ano, parang kaibigan ng asawa, di ba? At iba yung ano nila. Lalo na kung nakipagtitigan ka, Marie Chris, sa lalaki. Yun yung alam kasi nila. Kahit hindi sa kahit dito mga Pinoy ganun, ang alam nila gusto mo kahit hindi naman tinitingnan mo lang ganun. Lalo yung mga walang pinag-aralan naman. Sorry sa aking words. Ayan. Ang akala nila ay kung titingnan mo ay gusto mo na sila, 'di ba? Hindi nila alam na binabasa mo lang kung ano yung ginagalaw nila, 'di ba? Oo, kaya ano, mag-ingat ka na lang lagi, no? Ano, balak mo pa iwan ulit? Hindi na po. Hindi na? Hindi na po. Kaysa may mangyari, masama. Gusto mo bang ano, mag-training, mag-bake? Kausapin ko yung mister ko para mabigyan ka ng trabaho sa ano, bayan. Kaso ang hirap, wala kang sasakyan. Hindi nga po eh. Wala namang ano, space dun sa shop namin para dun ka sana mag-stay. Walang pwedeng anuhan doon. Sa sentro ba wala kayong ibang tuluyan doon na gusto nyo? Mayroon po kaming kamag-anak doon na isa. Oo. Hayaan nyo, kausapin ko yung mister ko, ano? Sige po. Para matulungan kita sa trabaho para hindi mo na maiwan si Marie Chris. Kawawa naman. At baka kung may ano pang mangyari sa kanya, abot langit pa yung pagsisisi mo niyan. Sa totoo lang, sinong unang-unang nilapitan mo nung nangyari yun, Marie Chris? Matakot po ako eh. Siya lang po.
tumawag lang po ako sa kanya na nasa Manila. Ba't di ka nagsabi sa papa niya? Natatakot din po ako eh. Natakot ka? Kasi natrauma na po ako kasi dati po nagsusumbong ako, wala po talaga naniniwala sa akin. Bakit hindi sila naniniwala sa'yo eh? Nasa itsura mo ba yung mangakit ng ano, hindi naman. Diba? Sa palagay mo ano, Junel, yung itsura ba, yung ugali ba ng misis mo ay ganun? Ay hindi po. Hindi naman po. Ano ba yung ano ni katangian na babae ni Marie Chris para sa iyo? Ano naman po 'yan? Hindi naman po pag magkasama naman po kami ay sa akin lang nakaano, hindi naman po siya. Mahinhin talaga siya. O kasi ganyan yung mga Ilocano, mahinhin talaga, hindi ano 'yan. Basta-basta lalo kung probinsyana. Hindi yan basta-bastang nag-ano sa lalaki, pero ba't ginagawa nila sa kanya yun? Kaya nga po eh. Kaya ingatan mo na lang, ano? Uh-huh. Oo. Oo. Pili mo muna ng ulam nyo. Salamat po. Oo, balik na lang ako sa Linggo. Ano? Mag-ingat kayo palagi, ah. Junel, sagot mo yan, yung ano, yung kababayan ko. Oo. Kung ano, di pwede nyo akong kontakin. Mag-iwan ako ng number sa inyo. Iwan ko yung number ko sa inyo, no? Kung ano man yung kailangan nyo. No? Sa, ituloy nyo yung kaso, no? Kaso nyo yun, pakulong nyo. Tinutuloy-tuloy nga po namin. Oo. Para ano, sige. Ingatan nyo si Bebe. Kawawa naman, oh. Ba't ganyan, nakamirugrog? Galit din. Galit din siya. Oh, galit din siya. Kawawa naman. Sige na, tuloy muna kami, ano, Jonel, ano? Salamat po. O, oh, sige. Ingat po kayo. O, oh, sige. Ayun mga kalingap, at nakumusta nga natin sila Marie Chris at kanyang baby at ang kanyang asawa. Yun, nagulat nga po ako sa kanilang balita na muntikan palang na rape itong bata na ito. At yan, iwan ko sa kanila yung contact number ko, anuman yung kailangan nila. Kasi sabi ko, ituloy nila yung kaso para hindi mamihasa yung lalaki at pwede po nilang kasuhan o pabayaran ng damage yung ginawa niyang muntikan pang rape kay Marie Chris. At sana suportahan niyo po ito, pang tulong natin dito sa mag-asawa. Share niyo po sa inyong mga Facebook, sa inyong mga YouTube, kung ano man platform meron kayo. I-share niyo itong vlog at karapat dapat tulungan itong mag-asawa. At huwag po kayong mag-alala kung ano pong blessing na nasa sa akin. I-share at i-share ko po sa kanila. Thank you so much. Follow niyo po Alma Vlog po sa aking Facebook page, Commander Marcos, dito sa aking YouTube channel. Thank you so much po. At sa aking mister na Marcos TV channel, thank you so much po. God bless.